Sikat na aktor na kilala noon, Nagbabalik Serye. Former Star Circle Quest ABS-CBN personality nagbalik din. Tingnan ang mga detalye. Ang huling drama series ng project ni Cesar Montano ay ang television adaptation ng Bakit Manipis ang Ulap na napanood sa TV5 mula February 15, 2016 hanggang April 22, 2016. Ang original ng movie version ng Bakit Manipis ang Ulap ay idinirect ni Danny Zialcita noong 1985 at pinangunahan ni Janice de Belen, Mark Hill, Chanda Romero at Tommy Abuel. Matapos ang 7 taon, muling babalik sa television sa Cesar Montano kasama sina Christine Reyes at Margo Gumabaw sa television remake ng minsan pa nating hagkan ang nakaraan na mapapanood sa TV5 simula July 10. Noong May 18, nagsimula ang taping ni Cesar Montano para sa bagong television show kasama sina Lito Pimentel, Mickey Ferriol at Felix Rocco. Sa minsan pa natin hanggang ng nakaraan, ginagampanan ni Cesar ang karakter sa unang ginampanan ni Eddie Garcia sa pelikula ng Viva Films noong 1983 ng November 7. Ang kwento ng minsan pa natin hanggang ng nakaraan ay isinulat ni Carlo Caparaz at idinirect ni Marlo Diaz Abaya, ang National Artist for Film and Broadcast Arts na siyang mentor ni Cesar Montano nang nabubuhay pa siya. Si Marlo Diaz Abaya ang director ng mga award-winning film na Serizal, Muro Ami at Bagong Buwan na nagbigay kay Cesar Montano ng Best Actor Trophy mula sa iba't ibang award-giving body noong dekada 90. Si Jerome Pawoka naman ang director ng bagong drama series project ng Viva Television para sa television remake ng minsan pa nating hagkan ang nakaraan. Samantala naman sa ibang balita, hindi makapaniwala si Sandara Park na 38 years old na ngayon na dating member ng 291 na hanggang ngayon ay kilala pa rin siya ng mga Pilipino kahit na ilang taon nang nakalipas mula ng huling magstay at magkaroon ng proyekto sa Pilipinas. Si Sandara ay nakabase sa South Korea at mas kilala sa pangalang Dara. Noong June 8, 2023, nag-post si Sandara Park ng ilang larawan mula sa Clark, Pampanga sa kanyang Twitter account. Nagpunta si Sandara sa bansa upang mag-shoot ng isang Korean variety show na tinawag na Idol Track Project. Kasama niya sa pagdating ng miyembro ng winner na si Gino, ang mga miyembro ng New West na sina JR at Aaron, at ang rapper na si Dindin. Ito ang mensahe ni Sandara para sa mga Pinoy. Aniya, question? Paano na ba ako naalala hanggang ngayon kahit matagal na ako wala sa Pilipinas sa TV show? Halos lahat ng generation naalala pa nila ako kahit sa mall, sa market, sa restaurant, sa lahat ng place, kakagulat, I'm so happy. Nagbahagi rin si Sandara ng iba pang mga larawan ng kanyang mga Instagram account nito lamang. Sabi niya, nagugulat siya dahil kilalang kilala pa rin siya ng mga Pilipino. Sa post niya, sobrang nakakagulat, nakaka-flutter na hanggang ngayon, kilalang kilala pa ako ng mga Pinoy. Maraming salamat sa love and support niyo sa akin. Mahal ko kayo forever. Ano yung komento kaugnay dito? Shoutout tayo kina Carlos Santiago, kay Samson Desiree at kay Julie Galvez. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang bcgram.net para sa mga latest happenings.